humanap ng pagkakakitaan. At then, yun yung mga day-old na loans na ito pa niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, diba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pili ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Mayroong iba't ibang lahi ng itik dito sa Pilipinas. Mayroong itik na inaalagaan upang gawing karne at meron ding uri ng itik na mangingitlog. Ang mangingitlog na itik ang mas kilala dito sa Pilipinas. Karaniwang mas maliliit ang build nito kumpara sa ibang uri nila. Ngunit, mas malaki naman ang itlog nila. Ang pangunahing kulay nila ay itim, abo at batik-batik. Ang itlog ng itik ay ang pangunahing itlog na ginagawang balot na paborito ng mga Pilipino. Ginagawa ding itong penoy at itlog na pula. Isa sa mga katangian ng itik ay ang kakayahan nitong mangitlog araw-araw kapag busog ito. Ngunit ang mga itik ay hindi marunong maglilim ng kanilang mga itlog at hindi nila ugali na alagaan at bantayan ang itlog nila. Kaya naman nangangailangan ng itik ng wastong pag-aalaga. Bilang bahagi ng ating duck series, pag-uusapan natin ang mallard ducks o Anas platyrhynchus na mas maliit, mas magaan at may kakayahang lumipad. Ang lalaking mallard ay may luntiang ulo at kulay abong katawan. Ang mga inahin ay batik-batik na kayumanggi at itim. Ang mallard duck ay kilala na mabilis lumaki at malakas mangitlog. Karaniwan natin sila nakikita sa kabukiran. Pero alam nyo ba ang dahilan kung bakit sila nasa bukid? Ang mga itik na ito ay kumakain ng kuhol at suso na karaniwan nakukuha sa mga bagong ani na bukid. Kaya karamihan ng mga nag-aalaga ng itik ay pinapastol ang mga alaga sa bukid sa loob ng aning na buwan bago ito'y kulong at kuwaan ng mga itlog na tumatagal ng isang taon. Sir, gaano katagal na po kayong nag-iitik? Eh, matagal na siguro. Buhat nung ako nag-itik, elementary pa lang, hindi lang napag-aralan. Nag-itik na ako siguro, nasa 20 years na. Itong pamamultry ko na ito, nasa kung pa lang. Kaya 10 years na nag-mamultry. Nagka-pamilya, gano'n lang nga. Nagka-puhunan ng konti, na-multry. Opo. Sir, ngayon, ilan ang itik natin? 1.5. 1.5 po. Tapos, sir, anong breed po ng itik ang meron tayo? Yung mga kwan. Kasi breed ganyan lang ano po sa pag-iitik na kwan siya. Nagpapapisa lang kami sa mga pisa kung ano ibigay sa amin na itik. Ma-order kami sa pisa, gano'n. Minsan, bumibili kami ng dumalaga. Pag katulad ngayon, pang-dispose na ng Junyan, bibili lang ako ng dumalaga. Na dahil palitin na yun. So meron ka dito na 1.5 na itik po. Tapos, kinukuha nyo lang to. Sabi nyo may pisa, meron ding dumalaga. So magkano presyo ng ano na pisa? Ang order namin sa pisaan, kasi 35 per head. Isang kitik, yung sisi, patawagin. Opo. Yun namang dumalaga. Eh, ngayon nasa 200. 200 hanggang 210. May putas na siya. Ito nga may patanong na itlog na. Ang tawagin. Bali, sir, ganito. Kung galing sa pisa, gaano katagal bago natin ibenta? Pag galing sa pisa, hanggang ano, 5 buwan. 5 buwan? Mula sa sisiu. Opo. Tapos, pagka naman dumalaga, pagka dumalaga kasi yun, halimbawa kung papasok mo, itong buwan pa lang mula sa sisi, pwede ka nang magpasok. Hanggang 6 na buwan, pwede ka nang magpasok. 6 na buwan? Mula sa sisi. Opo. Pagka yun ba, binili natin na dumalaga na halagang 200, ilan na lang yung hihintay mo bago natin ibenta? Ay, kuha na siya. Pa-molter kasi yun, hindi muna po nang ibenta. Pagpasok siya sa poultry. So yun po yung hintay natin na mag-itlog. Oo, oh, yun ang gagawin mo ng hanap buhay, paiklogin mo, paiklogin. Hanggang sa bumilang ka ng isang taon bago mo dispose. Pamukha dyan, bumili ko ng dumalaga na 6 na buwan,
isang taon mo siyang aalagaan, may igod siya. Opo. Para kung ngayon, katungtong ng June, pwede mo nang ibenta dahil isang taon eh. Mm-hmm. Pagbenta na namin dahil kasi hindi na maganda iklog niya. Yung iklog niya, opo. Manifest, may ikubildo, gano'n. Opo. Sir, sige, pag-usapan natin itong mula sa CCU, ginagawa din natin ito pa voltry. Oo, oh, ganun. Ganun. Minsan ginagawa ko kasi yan dahil kasi malaki po huna sa pagbili ng dumalaga. Oo, oh, 200 yung difference, 200. 35 yung isa. Oo. Dahil kasi ang pagbili mo naman ng CCU, 1,000-35,000 lang. Mm-hmm. Ngayon, ang pakakainin mo lang ng konti yun, ipapagala mo sa bukid, sa loob ng isang buwan, mula sa huwag ka CCU, papaktulan mo sa bukid. Mm-hmm. Yun ang mamimenas mo sa isang buwan mo lang pakakainin, papapasulo mo na sa bukid. Pag inabot na ng 5 buwan, pwede mo nagpasok. Sa pamumotre hanggang 6 na buwan. Sir, dun sa pagkain na itong galing sa CCU, sabi mo, isang buwan nagagastusan. Ibig sabihin, yun isang buwan na pellets na pili no. Tapos, susunod dun, gagala na sa bukid. Ganon. Mga susuna yung kakainin nun. Oo, susupalay ganyan. Mga kung ano-ano kumakanin na. So hindi ganun nagsusupply ng ano noon ng feeds. Hindi nagpapakain ng feeds. Kasi ang isig na pinag-aalaman sa bukid na bata. Mm-hmm. Eh obligadong hiyanap maghanap na sila ng pagkain nila, hiyahanap mo. Papasto lang ganun. Opo. Parang masanay na sila na kinakain nila yung galing doon sa bukid kesa doon sa feeds. Mm-hmm. Ngayon nung pagkain may papasok mo yun, talaga puro feeds ang pakakain mo. Opo. Dahil kasi gawa ng paiklugin mo na siya. Mm-mm. Yun ang ikang paiklugin mo siya mula sa umita. Ika, kikita na yun. Sa inyong mga alaga po, kasi may nakikita ko nakapulong sila. Paano nyo kinukuha sila tapos pagdagin sa bukid, nasakay sa takta? Oo. Paano po yung, ayun, kwentuhan nyo nga kami. Yung kasing pag-aalaga namin sa Kwangkilta, sa CCU naman, pagka sinakay mo sa truck, yung ala ng pastulan dito, lipat ko sa kabilang barangay. Kung kabilang bayan, hiyahanap mo sila ng may pagkain doon. Doon ka nakakita ng pastulan, doon ka na mag-stay na kung ilang isang buwan, kung ilang buwan, gano'n. So kasama niyo sila, huwag ka nakaano? Oo. Kasi kukuha ka rin naman kahit paano ng katulong. Opo. Para hindi naman ikaw na ikaw lang ang kuhan. Ilan po kayo ngayon na nagpapastol? Kumukuha ako minsan dalawang katulong. Ngayon, katulong din ako. Tigapagdala ko ng budget sa kanila, pagkain, gano'n. Opo. So kung nandun sa, ano wala na dito sa Imbunya, dadali natin na ng Rahal. Hmm. So isang buwan ka doon, sir? Oo, kung hanggat may nakakain yung isa eh. Hanggat may nakakain, pwede mo pastulan ng pastulan doon sila. Opo. Informe sa pastulan na mapagdadalan mo kung kailan tatagal. So, kung nabot lang na isang linggo, yun ang magastos. Dahil isang linggo lang, lipat ka na naman. Opo. So anyway, umuupa kayo doon sa, yun, sa bukid? Ay, hindi naman. Ah. Kasi nakikipamastod dahil laglag lang sa bukod ng panyon. Kinakain ng isig eh. Opo. Pero ang gastos doon, umuupa kayo ng truck? Oo, truck saka pastol. Kukuha ka ng katulong ngayon, babudgetan mo sila. Susupply mo sa pagkain nila. Opo. Yung itik, hindi mo na pakakainin yun. Mali mo na lang. Hanggang kumakain sila sa bukid. Mm-mm. Yun na lang, ikaw may minus mo. Kasi yan, pag pinakain mo yung itik ng pit na hindi mo papasok sa bukid, malaki gastos. Opo. Bali sir, di pinapastol nyo nga po, nadala natin doon. Saan kayo natutulog pagka ganun? Magawa kami ng 1 ng 10. Mm-hmm. Ang itik talaga siya. Opo. Ay, tolda, yun yung mga nakikita ko nakatolda na ano. Doon kami natutulog. Opo, magkakasama na kayo doon. Araw naman, pinapastolan namin yung itik. Mm-hmm. Kaya yun ang panahon. Opo. Bali sir, sa inyo pong mga obserbasyon, ano ba mga sakit ang nakikita natin dito sa mga alaga? Sipon, saka kuhan. Yung kasi ang mahina dyan, yung makakain ng bulok, ay kang dawagin. Mm-hmm. Nasa sipon. Sa kabiyan ay bihira naman yun. Opo. Hindi naman kamukha ng pugo o baboy, manok. Na dinada po ng ano. Opo. Yung mahina lang dyan sa ano, sipon.
Bali nga sabi niyo nga po sa akin last time na nung nagkaroon ng bird flu, itong itik ay hindi naman nasama. Hmm. Dahil kasi kami noon, nadamay lang sa bird flu ng pugo. Mm-hmm. May bird flu pinamaan dyan ng pugo. Yung hype namin, dahil kami sabi lahat daw ng may balahibo, may pakpak. Kukunin ng mga tunggib yan o pagkapatay. Dahil nakarepot naman sa ano yun. Apo. Yung ginawa namin, niligas namin dahil malaki po una. Kaya niligas namin. Eh, yan, awa namin. Hindi mo siya na ano yung ibig namin. Apo, hindi na damay. Hindi na damay. Dahil hindi mo siya nagsasakit. Kaya wala naman namatay na ano yung hype. Nalugi lang kami sa presyohan ng pagpapa-itlog. Malaking mapagbenta ng itlog dahil kinukon. Kinukon yung mga dinadaan na. Opo. Beto yun. So ito sir ngayon, yung nakikita ko na housing dito sa inyong bakuran po, ito ay temporary lang sa kanila dahil dinadala mo sila, pinapastol mo sila. Hindi na. Basta yan eh, pinasok namin ng... Diba ba, bumili ako ng dumalaga ng pang... Ano na buwan, kinunong ko siya, kahit walang iglug siya, papasok ko siya. Mm-hmm. Kaya iglugin ko na rin sa mga house niya. Mm-hmm. Hanggang sa umil ko, dumayan ng dumayan, hanggang doon sa kumita ako ng kumita naman. Ah. Ikita na siya ron. So galing po sa pastulan, naging matura na siya, ready to lay na. Mm. Ikukulong mo na siya, doon na siya hanggang matapos siya doon sa ano, season ng pag-iitlog. Oo. Hanggang sa may tubig sa namin. Mga isang taon po. Isang taon. Mm-hmm. Kaya lang, ang papaitlog ng itik, kailangan nasa edad din niya. Mm-hmm. Hindi muna ito na kailangan, hanggang dumaan, ano na buwan, pwede ka na magpasok. Maaari, hanggang tikumba, para nasa edad. Opo. Ganun ang papasok ng itik namin sa kamot. Opo. Sir, pasok naman tayo sa itlog. Ano, paano po nangyayari yung sa itlog? Ito ba, ano ba? Kasi may tinatawag sila na AI, artificial insemination. Ano ba sa itik? Traditional pa rin na, ano? Sa ang meron ako na interview, isang barako, limang dumalaga. Sa inyo po, ano ang ratio? Eh, ang sa amin kasi na kone, 10 babae, isang barako. Pero sa amin na pasok sa poultry. Opo. Kasi mas gusto ng mga balutan yung barako, maraming similya, mas similya raw sa ano yun. Mm-hmm. Sa pagkupo nila ng itlog. Opo. Pagkupo ng itlog, yung balot, gano'n. Mm-hmm. Kaya yun ang gusto nila, mabarako. Opo. Ayaw nila na, yun di ba, hindi po makakumukot ang nila, gano'n yun. Eh sabi ng mga mag-itik, okay lang, sana ay yung mga kumukuha. Pagka hindi masimila, hindi nila kukunin ng maganda. Opo. So pag ano po no, so isang barako, 10 dumalaga. Oo, yun ganun. Ang inyong ratio. Oo, ganun. Oh. Tapos sir, di after nga tuloy-tuloy ng mga itlog yun, full year round. Oo, tuloy-tuloy na siya. Ano yung pinaka-peak na marami talagang itlog ang nilalabas na? Ang kung kasi niyan eh, pagka nagpasok ka ng itik na dumalaga, sa loob ng isang buwan o dalawang buwan, ayun, nakabuga na siya. Opo. Ngayon, pagtungtong naman ng kanya, ng 8 buwan, halimbawa sa mula sa pagkasisi, 8 buwan o 9 buwan, nangungulag siya, bumababa ang pangitulog na pag nangungulag. Nangungulag din kasi yan, yung nagpapalit ng balahibo. Ah, okay. Pagka nagpalit siya ng balahibo, yun, medyo kumababa pulot ang itlog. Opo. Ano po ibang factors na nagpo-cause po na pagbaba ng itlog? Eh, sa panahon din. Okay. Diba, mainit. Nung panahon, hindi sila makakain na mabuti. Okay. Eh, yun, doon kumuha. Kain pa bago-bago na ang panahon. Opo. Minsan yung tagulan-tagulan yun, medyo nakakuha din sila. Ang magandang pang-multure ay papaharap ng taga-araw ng December. Hanggang Enero na yan, pagkakarap na. Tumbo na ito, gato. Opo, ito maganda kayo. Ayang problema nga lang natin dito sa panahon ngayon, yung presyo ng itlog dahil mababa, dahil pandemic, kaya lang... Opo. Saka, sir, parang dumami din po ang may ikita niyata ngayon. Oo, marahe. Sa ASF. Oo, marahe, dahil gano'n eh. Dahil sa wala silang mga alagang baboy. Baboy, opo. Yung ibang nag-aalaga ng baboy ay ang pinalit sa itik. Mm-hmm.
Kaya yun ang maging dumami ang pagpapahuna ng itik. Opo. Kaya... Dito lang sa amin, mapapansin mo, sa nadaan naman dyan, marami mga poultry ang malalaki. Yeah, sabihin mo na yun, marami dyan. Doon nga po sa may bungad. Yun, yun, marami yun. Ilang building yung mga nakatayo na poultry nito, malalaki. Opo. Pero sir, sa inyo, paano naman ang marketing nyo dito pagdating sa ano? Oh, nakakuha na tayo ng mga itlog. Eh, paano naman po natin ito binibenta? Pinibenta namin yan sa suki namin bentahan talaga. Binabaksakan ka na? Oo, may binabaksakan. Balot. Saka pagpupulan nila, sila nagpupula, sila nagbabalot. Mm-hmm. Ngayon naman, yung mga kinukula nila at binabalot, binibiyahin nila na kung sa isang bayan na nakakarating sila. Kami, tinubag pa itlog na lang. Dati naging hanap buhay ko rin ng pagpupula, kaya nga lang ay gawa na ang di maganda pang pamimili ng itlog ngayon dahil pandemya. Opo. Nalulugi na lang kami. Saka matrabaho din, sir. Matrabaho nga, yan. At ang mapapansin mo yan, yung malukuan ko. Yan, ah, yun. Ito. Oh, oh. Malukuan ko yan. Diyan ka dati na daan ng itlog sa pula. Opo. Dalawang ganyan kanilaki yung itlog ko. Sir, nakakailang harvest ka naman pagdaan? Okay. Eh, nung kalakasan yan, umahabis ako hanggang 1-4 yan. Eh, ngayon, 1,000 na lang. Ano yun? 1-4 araw-araw? Oo, oh, araw-araw yan. Araw-araw yan. Opo. Eh, nung kamahalan yan, talagang medyo maganda kita ng isip. Eh, pagka pumulit ka ng 1-4 o 1-3, ganun. Mm-hmm. Ano yun, naglalaro yun. Kaya maganda kita naman yun. Kumbaga, dun sa pakain nung before 6 months at ipasok dito sa iyong poultryhan eh, medyo nakalusot ka na sa gastos sa pakain. Oo. Oh, yung pinambili mo kung bumili ka ng dumalaga, nakuha na, makukuha na. Nakabawi na. Oo, oh, nakabawi na. Kahit na mga presyo. Yan eh, gawa naman ng mahabang panahon mo ng mga alaga, 1 taon na. Kaya nakakakinikita niya na yung ano. Opo. Tapos sir, di ba binabagsakan ka na ng mga bentahan ng itlog talaga? Pagkano naman ang benta mo? Eh, sa ngayon, ang benta namin na lang, 6 eh. 6? Hmm. Eh, ako nga ngayon eh, nadaan kahapon doon eh, pagawa ko nung... So ito po yung mga pagkain natin ng itik, no? Sa ngayon po na pinapaitlog mo sila, gaano kadami po nauubos nating fish? 4 na bag. Tawagin 4 na butong ganito. Okay. Isang araw. Isang araw. Ngayon talaga sila kanakas kumain? Oo, isang araw. Makakainin mo siya ng 4 na butong. Opo. Nababawi niya naman sa pag-itlog yan. Mm-hmm. Dahil, wala nga, higit-higit naman doon sa yung kinakain niya. Mm-hmm. Kumikita pa niya. Opo. So sa 4 na bag, no? Ang lakas po din ang kumain. Oh, eh, pagka nagpababa ako ng 100 bag, ala pag isang buwan, ubos. So ito, bulto-bulto talaga dinadala dito. Oh. Ilan po ang in-order nyo? Eh, sa ngayon kasi ang in-order ko, 50 bag yan. Opo. Kaya yan, kakahalaga yung 50 bag na yan. Kulang... Kano'n ba ganito? 70. Ah, isang bulto? Isang bulto. Okay. Kaya nagkakahalaga ng 57. Opo. 57,000. Tapos sa isang araw, eh, 4 agad. Ay, 53 pala. 53,500. Opo. Tapos sa apat na sa isang araw, 4 na bulto. Sa isang buwan, sir, magkano? Yan nga, sa isang buwan na abot ng 107,000. 107,000. Kulang pa dahil 4 na buwan, kulang pa nga yun. Opo, hindi kayo nag-try, sir, ng mga try pantera, mag-appear, baka... Ay, hindi na kasi kami ng kung ano na pinakakain. Basta stick ka na dito dahil sa dahil sa akin namang molter kami, sari-sari technician ang nagpupunta sa akin. Opo. Na pink. Merong bimig, merong sari manok. Mm. Kung ano-ano ang feeds ang lumapit na sa akin. Ito naman ang okay ang pagkain na ako. Pwede ito kung kakayan. Sanjin. Opo. Ilang taon na kayo dito? Eh, medyo matagal-tagal na rin akong kapakain na sanjin. Opo. Kasi ang papaisod ko naman yan, okay naman, malalaki. Mm-hmm. Malalaki itlog yan. Bawing-gawi. Oo. Hindi ka talagang, hindi ka tatalunin.
Sir, gano'ng ka-importante na merong technician na nagsusupervise sa inyong kontrihan? Eh, kasi pwede mong report kung ano yung naramdaman mo sa isip, kung gano'ng nakamo. Pag humina pa ang iklog, lumit ang iklog, ayan, tuturuan ka nila, vitamins mo ay ka, gano'n. Mm-hmm. Tuturo sa'yo, vitamins mo ay ka, kung ano-ano, kuhan. Ang nangyayari pa ngayon, papupurga sa'yo. Ah, may purga din ako. Oo, pupurgahin nila yan kasi bago mo magpasok ng itik. Na mamotre, bago ka mamotre, pinupurga yan. Paano yung ano nun, sir? Ilang days? Saka gano'ng katagal? Sekwan lang naman yun sa mula sa pagpasok, bago mo ipasok ng itik, bago ka mamotre. Opo. Ipupurgahin niya na kung ano, wala pa siyang iklog. Mm-hmm. Ipupurgahin na yan para noon, dire-diretso na yan hanggang sa isang taon yun. Mm-hmm. So isang beses lang sa isang taon? Oo, bago lang ipasok. Kaya ang nangyayari dyan, yung kung naman yun, ang yano mo, tutuloy mo, vitamin. Oo. Oh, hindi ka pwede magpainom ng mga gamot sa sipon, betrasin, ganyan, baka maluwasag ang iklog, malakas sa sipon. So, puro vitamin supplements lang po sila. Tapos, sir, yun, napag-usapan na natin yung sa itlog po, ano yung mga luto, sa ako, ano pa yung mga pwedeng gawin maliban sa itlog na pula, balot at penoy. Sir, pagka hindi na productive ang ating mga itik, ano na pong pinagawa natin? Eh, kung na, mga binibenta na lang sa mga nagkakatay ng itik, fried itik, gano'n. Iba naman eh, yun lang anak yung mga ginagawang kami, yung mga pangyayari pa ang disposed lang. Opo. Eh, mga binibenta yan. Kamukha ba yung nagsisinda ko sa neuron? Ah, so yung mga dun sa may harapan namin, eh, ano na yun? Mga tapos na sila dun sa itlogan. Sa itlogan. Sa loob ng isang taon kasi yun. Ganun na ginagawa namin, binibenta. Kung saan namin nila dinadala, paano, ganun lang ginagawa namin. Binibenta na lang. Iba naman, ang ginagawa na walang puhunan, inapagala nila. Pwede pa eh kang pastula, pwede pa eh kang alagaan. Dahil isang taon lang naman eh ka. Dahil ang itik naman kasi, pagka binilabas mo sa buko dyan, bumabata. Pwede mong alagaan, pwede mong paiklogin. Ano siya? Bumabata? Oo, ibig sabihin, hindi siya mapapahinga ng pangiklog. Mapapahinga siya ng pangiklog, eh, pwede mo po siyang alagaan. Huwag mo lang i-street ng dalawang taong pangyayaglog at hindi naman i-iklog ng ganong katagal mo. Opo. Malulugi ka na rin. May iklog eh, konti lang iklog mo. Kaya, ayun, ano po lang sa isang taon lang, naabot. Opo. Sir, bali ko kayo, nung nagsimula kayo, magkano ang pupunan niyo po dito? Ay, konti lang po. Ano ko lang kaya, noon eh, nakikisama-sama lang ako sa porsyentuhan ng tawagin. Uh-huh. Na 40-60, ayan, hanggang sa pagsisikap. Kumikita ay nagkakuhunan. Uh-huh. Ito ang pwesto ko na ito, nabili ko na lang din sa... Dahil sa isip. Sa pag-iitik, pagsisikap namin. Sir, halimbawa, para lang may karoon o maingganyo yung ating mga kakilala at kasama po sa agrikultura, magkano ba ang pwede mong kitain sa 1,500 na itik na meron ka? Eh, nung kanyang, kumikita ako na hanggang 5,000 isang araw. 5,000 isang araw? Ilang ban yun, sir, na straight? Eh, nung kumikita ako noon eh, nang ganong kalakas eh, 2 buwan. 2 buwan? Yan, nakundal ko yung sasakyan ko na yun. Kaya, kuhan, ngayon, ang pangkaraniwang kita niyan, yung 1,000 araw, hindi bumababa. Sa ngayon, mababa ang itlog, ang kulti-kulti lang doon. Kaya, may kita pa naman ako 1,000 araw na. Oo. Labas na lahat yung gastos. Oo, basta yung kita pa lang yun. Yung kinain niya, labas na ngayon. Yun ang pinigitaw ko. Opo. Meron bang punto sa iyong pag-aalaga na natalo ka talaga? As in, looking for you? Meron naman. Kasi, pwede mo nga sa amin. Eh, kung madaanan ka ng bagyo, kahit hindi nasira yung house mo, ma-stress yung itik. Dahil yung takot, yung hangin na yun, eh, yung kalampag na lang ng mga kon dyan, eh, matatakot eh, hanggang sa nauubos ang itlog ng itik ko. Dahil nung bumagyo lang nitong one lang na ito, nauubos ang itlog dyan, eh, umpisa ulit ako, eh, hindi ko pinawalan. Talob ng isang buwan, nabunuhan ko ulit yun. Opo. Eh, nung kumita naman siya, nababi ulit. Kaya sandali naman makabawi sa pag-iaya kahit makalugi ka dyan.
Okay. Ang dali na makabawi dahil sa lakas pumisan niya. Basta meron kang susuplayan. So importante po na marami ka na rin. Ano ba ako nagsisimula pa lang ako? Paano ba ako makakuha ng mga susuplayan? Ay, yung susuplayan. Mga babagsakan po. Ay, yung mga itlog ba? Opo. Paano ba yun? Ano ba lakaran dyan? Ang alam ko dyan kasi nung nagpula ako, nakarating ako ng Manila, Cavite, ganyan. Inikot mo talaga, sir. Oo. Kasama, may driver ako, may katulong ako, kasama lang ako. Opo. Umama lang ako ngayon, dalawang beses. Matingnan ko lang yung trabaho nila. Ganun lang ako, no? Mag-aaro-aro ko sa mga paleng, kaysa mga talagang mga nagtitinda ng kondon. Mga itlogan, mga magbabalot, gano'n. Opo. Mag-aaro-aro, mga pula. Nabalot, makukuha ka rin sa ako namin. Sa binabaksa ka ng iklog, para madayday yung dadalim sa Manila. Opo. Kaya, ngayon sa nakapagbiyahe ko pa ba sa Manila? Sa ngayon hindi na. Minto na ako. Ang mga binabaksa ka mula lang ngayon, saan lugar? Ala na akong binabaksa ka, maliban sa yung iklog ng itik ko, saka yung iklog ng itik ng mga hipag ko, namumulot ako na pinibili ko yon. Ibebenta ko rin sa suki namin na binabentahan. Yung may balot ang baga nun. Opo, speaking of namumulot, may oras ba ang pagpulot na ito? Ay, meron. Anong oras? Eh, hanggang alas 5. Anong bago-bago yan? Alas 4:30 lang. Nang madaling araw? Oo, magliliwanag ba? Opo. Magliliwanag, kailangan namumulot ka na. Bakit, dahil kasi sir? Yan, baka walang pagkain. Obligado, pakainin mo kasi. Kailangan eh, pagka nakapamulot ka, bigyan mo siya ng pagkain. Opo. Dahil mag-iikutan niya, magkakadumi yung itlog. Madudumahan siya. Opo. Sa aming pagbabalik, pupuntahan po namin ni Sir Edmond ang kanyang poultryhan ng Itik. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agria Ka Dyan. Bali, Sir Edmond, sa inyo pong pag-iitik dito, kasi sabi nila yung mga itik mahilig sa tubig. Oh. Tapos napansin ko po dito, parang wala naman akong nakikita ang swimming pool. Meron yan ayun sa dulo. Meron, may swimming pool siya. Bukod sa may painuman siya, meron siyang paluguan doon sa dulo. Kasi yung itik yan ang sunggustin niya. Opo, gano'n po ba ka-importante sa itik yung tubig? Dahil yan kasi, tingaling sila, gusto niya, may problem na iinom lagi. Opo. Tingnan din sila sa ano. Dahil lang pagkain nila, feed, mahilig sa katawan ng itik. Mm-hmm. So yun yung hinahabol natin. Para ma-normalize yung temperature nila, kailangan nila mag-dip dun sa tubig. Tama? Yan ang ganoon kasi nga nila. Kailangan pag kumain sila, may inumin. Opo. Pagkakuha, nainita sila, may paliguan. Opo. Eh sir, gano'n naman po kadalas natin pinapalitan yung tubig dito? Eh, tuwing araw-araw lang naman yan. Saka lagay ka ng lagay pagka bumabaw, pagka medyo bumabaw na, lalagyan mo ulit. Paandaran mo yung gripo mo para mapuno yung mga paliguan nila, painuman nila. Pagka hindi mo ulit sa tulumi dyan, babaho, mamumutok ng ganito kalakit ang tulumi dyan. Yan lang kailangan sa nasabugan sa araw-araw. Tapos bawal sa nila lang? Hindi na siya. Hindi sa tumataas na yan. Alamang ko. Opo. Na pag dumarating din sa ilan ng isip ng 8-10 buwan, 10 na buwan, nauhuhuli talaga itik. Opo. Doon bumaba ang pag-itlog.
kaya yung iba, eh, ginidiskos mo na, binibenta mo na. Ang talaga pang-dispos yan hanggang isang taon. Isang taon. Hindi ko naman pang-dispos yung gano'n. Basta, eh, yun, ano pa, nare-reservahan mo pa yun. Oo, oh, hayaan mo lang siyang mamuli, nung mamulag. Yan ang mga pang-uli, siguro aras mo sa talagang namamulat ko ng isip yan. Kaya lang, hindi ka tatalunin niya sa pagkakasin po mangulag siya. Opo. Hindi ka tatalunin sa pag-ipig niya. Dahil yan, naghahali-hali niya naman sila. Opo. So itong mga materials na ginamit mo dito, eh, kailan ka huli nagpalit para? Eh, itong tanggal na ito, hindi ka naman magpapalit. Ang nangyari na sa akin, yung atik, tinaklubang ko na lang ng tarpaulin dahil marami akong nakikita. Kamukha kay Rene Ramos na maluwang pautrihan. Eh, tarpaulin ng atip, walang yero siya. Opo. Wala na siyang yero, tarpaulin lang, nag-mail siya. Mayaman na, eh, kaya maraming pautrihan pa siya. Opo, eh, kasi kung isipin, ang yero kasi nakaka-heat absorb kang tarpaulin kahit pa paano, hindi ganun kainit sa tulad ng yero. Hmm. Eh, yak yung yero, madaling kalabangan. Opo. Eh, matibay siya pa. Matibay din sa... Sa kalabang, hindi sa kalabang. Hangin lang din sa kalabang, pagka nagbubutas eh. Hindi lang ang kalabang mo dyan, sa hangin. Opo, tarpaulin. Pero okay naman. At marami kang makukuha ng sir eh, no? Oo, marami yan. Dahil ang tarpaulin, no-order namin yan eh. Ah, okay. Kaya sa Pampanga, sa San Simon. Akala ko yung tarpaulin eh, yung mga nire-recycled. Opo, bimbo. Hindi siya. Kung ma-order ka lang kung gano'ng kalawang yung pautrihan mo, susukatan mo yun, yun ang padadala mo sukat, itatawag mo lang yun. Ah, okay. Kung ano sukat mo, no, yun ah, isang buo na yan, kaya nilang gawan. Nagyan ng tarpaulin. So ito, ipapalagyan mo na ito ng tarpaulin? Eh, sa ngayon, okay pa naman yung asip niya. Opo. Dahil kasi ang nangyari dyan, kabiyak lagi na baka. Yung kabiyak siguro, baka lagyan ko pa lang ng tarpaulin. Pagdar, kasi ng tagulan. Oh. Dahil tutulo na yun, tumutulo na. Mm-hmm. Ito, okay pa siya. Opo. Sir, ano po itong inyong housing? Ano bang type to ng housing? Lapag ito, ilapag. Ang tatawag. Kaya hindi ka mukha ng mga hanger na... Ang hanger kasi hindi tumatagal ang pag-iisip doon. Ah, bakit po, sir? Eh, kung siya eh. Yung natitiyo katawan ng iisip doon eh. Mm-hmm. Hindi ka mukha ng lapag na nalalamigan siya. Nalalamigan? Sir, may napansin ako, ito sa flooring nyo ay ano ba yan? Ipa yan. Lalagay kami ng ipa na hindi masyadong madumi, marang ipot ng itik. Opo. Kaya lalagay kami ng ipa, nagsasapin. Opo, tapos nakita ko itong mga ano ba yan? Langgana. Banyera. Yan ang nilalagyan namin ng mga pagkain, diyan sila kumakain. Kaya yung iba, ang ginagawa naman sa pakainan, diimbudo kung tawagin. Opo. Eh kami, nag-mails lang, banyer na lang. Pwede pala ah. Oo. Hindi yung buto kasi yun. Pag nilagyan mo ng dalawang buto, bago ng bago siya. Mm-hmm. Yung ilalim mong lagi nakukuha, hindi yung ibabaw. Opo. Kaya yun ang kainaman sa yung buto. Dito sa banyera na ginagamit natin, nakalubog ba yan, sir? O pwedeng kuhain tapos hindi, itapon yung laman? Siya. Nakapatong lang siya. Nakapatong lang siya. Yung iba, nalubog na lang sa ipa. Opo. Tapos kanina nabanggit nyo, meron silang swimming pool doon sa may likod. Hmm. Sir, ito, sino ba nag-ano to? Sino nag-design ng yung kulungan? Maganda kasing pagkakadesign. Ito kasi yan, ang nag-design yan, ako nala nagturo sa manggagawa. Opo. Sabi ko, ganun-ganun ang gawin nyo. Bumili ko ng kahoy. Border ako ng kahoy, samyento, bakal, yan. Yan ang tanong ko. Medyo malaki yung gastusin din dahil puro good lumber ang naubos eh. Opo. Eh, yung bakal kasi hindi ubra sa poultryhan ng itik dahil yan eh malakas kalawangin. Yung yero nga lang nagkabutas-butas na eh. Opo. Hindi kayo naabot ng 3 taon dyan, butas-butas ang yero eh. Mm-mm. Kaya kahoy ang gamit namin sa poultryhan. Tapos sir, itong mga poste mo ay pinasadya mo ba yan? Oo, oh, pasadya yan. Na binuhusan na kunya na yero. Binili na yero, saka bubuhusan ng semento. Opo. Yun ang, ano ang luwang na itong ano, poultry mo po, sir? 70 by 45. 70 by 45. Oh. 70 feet by 45 feet.
Oh, maluwag. Maluwag nga po siya. Kaya kasyang-kasya yung 1,500. Manalaman na mo ba ito na mas malaki pa sa 1,500? Hindi na. Medyo yun nga nasikipan yung isip ko eh. Mm-mm. Hindi na rin kaya ng tataas pa rin ang itlog, ang isik. Opo. Dahil medyo parang naramdam ako sa isik, nasikipan. Mm-mm. Yung 1,500. Tapos sa may nakita ko doon yung may mga mata-mata na screen, para saan po yun? Ah, yung screen sa phone na yun? Opo, yun sa part na yan, yan. Eh, cool lang yan. Cover lang siya para hindi lumabas ang itik. Mm. Saka para hindi pasukin ng pusa, aso, ganun. Ligadong bakuran mo. Opo. Pero sir, sa ilalim nun, anong meron nyo sa ilalim? Ah, yun. Sampahan yan, batalanan. Ng, pag ininom sila ron, hindi namumusok na masyado rito sa gabi na ito. Ah, oo kaya nga. Kaya nabagin ko ng batalanan sa ilalim naman, sa sabiento. Para nun, yung baho niya, hindi masyadong tatagal yung baho. Opo. Kaya tumapon siya, ganun. Mm-mm. So, yun yung pinaka, ano niya, purpose niya. Mm. Eh, baka marit nga mo kasi ito ng kapitbahay pag bumaho masyado. Opo. So, may background ka ba sa engineer? Pag-i-engineer? Ay, ala. Basta kung, kasi yan, makikita mo na lang din sa ibang paghahanap buhay ng mag-i-itik. Opo. Design ay parang nang gaya ka nga kung tawagin. Mm, pero kasi naman, yun na yung sa kasanayan nila eh, di ba? I-apply mo na lang din sa'yo, di ba? Oo, ganun opo. Lang din. Maganda, maganda po yun yung kulungan. Okay naman siya dahil kaya lang ako minsan eh, nalugay. Pag nabagyo ka, yun nga ang sinasabi ko, nabagyo opo. Ka. Ganun lang. Hindi ako nalulugay dyan, puro kita kami kita. Mm-mm. Kaya... pero mag-abola ka. Opo. Sir, ano yung mga encouragement nyo po para sa ating mga kababayan na gusto ding subukan nyo pag-iitik? Kaya ang kinuha ko lang sa kanila, yan, talagang masakripisyo. Talagang magastos na kailangan tutukan mo. Hindi bra yung tukan mo lang sa isang katulong. Eh, ang katulong kasi, pag hindi mo sinubaybayan din, hindi rin alam mo gagawin. Kaya ikaw na may-ari ang susubaybay din. Nakatulong ka rin. Mm-mm. Ayan, yan. Thank you, sir Edmond, sa inyo pagsama po sa amin.